Maraming salamat po. Majority floor leader. Eliza. Yes, sir. Elected privilege. Just so that we can be all reminded of the significance of this day. Nakakalimutan natin at marahil na pakinan ng bansa ang kahalagaan ng April 27 taon-taon. Ito po ang araw ng pananakal ng isang tao na buhay, lumaki, at naging isang bayani ng Pilipino. Ang tinutuloy ko po ang iba, kundi si Lito Aquino Senior. Ito po yung kaarawan ng Senador Ninoy Aquino na dapat sana ay nabibigyan natin ng pagkumita pagkahalagahan ng kanyang nagawa para sa ating lahat. If there are no meeting in freedom in this chamber as members and duly elected representatives of the people in the People's Congress, we must not forget, we must never forget that Ninoy Aquino gave up his life for this freedom and democracy that we are now enjoying. 1972, the whole country was placed under martial law. Marami sa ating mga miyembro, alam ko, hindi pa ipinanganak ng mga panahon yun. Yung batas militar ay pagkakit at 24 na taon na ang bansa ay napahilalim sa isang aklat. One man rule prevailed in the whole country for 14 years with the promise that we will all gain from the sacrifices that we were accepted with. At sakripisyon tayo sa pagkatuhunan ng bansa na pamamagitan niya. Ibigay na muna natin ang ating mga pagsamantalang kalayaan upang maalis ang oligarchy, ang mga namumunong puri sa ating bansa. Kapaunlad ang ating ekonomiya at stabilidad. Ang ating mga mamamayan na hihirap sa mga nakaraang siglo, dekada, panahon ay maiaralan na kawakas sa pamamagitan ng isang marahil, nasasabi natin marami sa Pilipino ay nakumbinsi sa argumento niyo. Kapag wala na kaysa, lahat ay mo at ibinigay ang kanilang karapatan ng tao doon sa mga. Isang tao lang na aking nakakala na simula-simula ay hindi nila nakumbinsi dito sa pangangagwilang ito. Kapagkat siya ang namuno sa isang malayang isipan na ang Pilipino'y dapat bumuhay ng malaya magpahayaman. In the darkness of martial law and a one-man rule, there was only one man who continued to inspire the rest of the country and those who would be willing to sacrifice. And that was again Ninoy Aquino. He never relented, never gave up his ideas. In spite of all the difficulties that he suffered under detention, most of which were under a long cell wherein he was placed in. Nag-iisa sa hiling at lamig, siya'y nanatiling apat sa kanyang prinsipyo ng demokrasya. Noong mga panahon yun, hindi ko malilimutan ang inspirasyon na ibigay ni Lito Aquino Senior sa lahat ng mga Pilipino nagnanais lumaya po rin. Marami po ang naibigis sa buhay dahil sa inspirasyon niyo. Ando po ang Mayor Cesar Primo. Ando po si Luna Tampe, Mountain Project. Bali na Tampe, Edgar Hudson, to start with, did not give up his ideas on the promise of progress under one-man rule and a military rule. Lahat
kanyang mga iyan at itiyakos ay nabigyan ang diskasyon ni Ninoy Aquino, isang kalaki sa Filipino lumaho para sa ating lahat. We are free today and we are able to stand and say what we want in this chamber because we had a Ninoy Aquino who fought for us. Siya po ay maaari ng namuhay sa Amerika, ang sheriff ng marahan doon, at gumaling naman sa kanyang binaramdang sakit sa puso, ang sheriff ng marahan. Subalit ang sabi niya, I cannot continue remaining in the United States in comfort, but my people in the Philippine Islands are suffering and losing their human rights and political values. I am going home, not one day, as he was warned up to come home. I will go home and convince President Marcos. In fact, he even had the most noble idea of convincing that the ruler in Malacanã to let go and allow the Filipinos to choose the leader once and for all. That dream was not allowed to be fulfilled. He was killed, mercilessly killed, murdered in the tarmac of our international airport. He wasn't even allowed to set foot on Philippine soil because they killed him right before touching the Philippine soil. Mga minamahal ko, mga kasama sa paglilingkod, hindi maaaring araw na ito'y magpas na hindi natin inugulita ang mga makasaysayan at makahulugang pangyayari pagkatapos ko. Because if Ninoy Aquino inspired us in life, he definitely united the nation towards unity and a revolution in death. In other words, life. Serve as the way to liberty. Yung kanyang paulit-ulit na sinasabi, the Filipino is worth dying for. Ay naganap ang mamagitan ng pagbubis na kanyang buhay. That single bullet that pierced Ninoy Aquino's head ignited the whole nation of Filipinos to stand up and run as one to demand for liberation. Naaalala ng marami sa atin dito, nakikiyak. At hindi naman makakikintap, maaalis ang pagkakintap sa aking isipan. Puso't damdamin ang mga kahalagahan ng mga panahon niyo. Kapagat, nung nag-alsa ang buhutan siya sa Etsawa, ay wala po tayong inisip, personal, nakabilihoan, we were all prepared to sacrifice our lives if necessary so that we may regain freedom once again. Yung milyong-milyong Pilipino na nagsalita sa pamamagitan ng isang team, sobra na! Tama na! Alis na! Ang hapon ng kadiliman ay hindi mo nag-isip ng personal. We were all there, and you were probably in your own private sense of distance, ready to sacrifice, answering call of one man who gave up his life, so that this struggle for new freedom and democracy may be reignited. If one bullet inspired our nation, which killed our hero, national hero, Dr. Zeza, one bullet, which pierced of Ninoy also woke up the whole nation. But all of these things that have happened in our history, dapat ito ay hindi na po magsisilbihin para sa ano pa ba kung hindi na binibigyan ang kabuluhan at kahulugan ng demokrasya, kalayaan at karapatang pagtao. Kung hindi natin masisikapan ang lahat na ipinanako sa atin sa laming laban na taon magsasakripisyo. Ang pagbubuhay ng oligarchy sa ating bansa,
Ninoy sacrificed his life for all that democracy means to each and everyone. A better life for all of us. Hindi po mangyayari ito tayo rin sa kongreso na hindi po gagalaw ayon sa mga kaya. Dapat ito'y may inalaman sa pamalagaan ng pananalabi ng bayan na huwag na natin bigyan masyadong mahalaga. Ang bigyan natin na halaga, paano ba ba ang mga Bisayanan? Paano natin mailigtas sa ating bayan sa pantalang panahon? Paano may pagkakabulong-bulong sa pagpapahulan ng Pilipinas? Pagkat dito lang sa parang ito, manunupan ang pananaw ni Andres Bonifacio, ni Dr. Zenza, lahat ng mga Pilipino wala pang nagkaalam, mukhang na maaalala tayo. Subalit, nagbuwis na kita ng buhay upang tayo ay mabuhay ng malaya sa ngayon. So I urge each and every member of this chamber, those who are now enjoying the lot of freedom of the liberated Philippines, we must not forget Ninoy Aquino. With the frustrations of our times, with the shortcomings of the administration, we must not be late, Ninoy Aquino, for all of his failings. We must always look back with gratitude and loyalty to our country. Gratitude which is already a lost value today, but be rekindled once again with the thought and memory of Ninoy Aquino. As to give everybody a glimpse of the greatness of his land, at the age of 17, he volunteered to serve in the Philippine contingent in the Korean War. He served in the front lines of the Korean War, representing our beloved country. At the age of 22, he served as the youngest mayor of the Constitution of Lahat, probably one of the youngest mayors of the Philippines. At the age of 27, he served as governor, youngest governor of Lahat. At the age of 29, he was a glorious corps of the Secretary General of the Liberal Party. And at the age of 34, he was the youngest senator of the Republic of the Philippines. And I remember with fondness the great days of public debates participated in this gentleman in the Philippine Senate. I remember with fondness the sensitivity of this gentleman in his public life and public doings. And now we are all enjoying Philippine democracy. It would not be fair if we did not give meaning and substance to the life of this great Filipino. We did not bring that in bayan ng mga gumagawa ng tama. Bring that in bayan ng isang katulad Ninoy Aquino ay hindi dumuko kailanman sa pag-ibig ng patas militar at sa pananakot ng panahon. He was being brave, courageous, and consistent in our principle. Democracy is only for those who are stout-hearted. Meanwhile, making the issue of easy life is available to the weak. Stay strong in the face of all of these challenges of our time. Be inspired. We must have more time in the inspiration of this great Filipino. Ake, para sa marami, yan ang inspirasyon ng tao ay tinuturing natin tunay na bayan si Ninoy Aquino ang Pilipino nagpakita sa buong mundo ng kanyang uri, ng naman, dugo, at pagkatao. Maraming maraming salamat po, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Majority, for the opportunity.